Huwag kayong maniwala diyan sa mga itong dilawan. Lalo na, I hate to mention her name, but to si Lene, kung anuman mong pinagsasabi. Nagkaroon po tayo ng mataas na transmission at saka mga casualties. Well, I just make a short statement to the nation. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan ko. We're here in Davao City and we're having a meeting as usual in my program. I should be talking to the people and informing them of what's developing and how are we coping up with the COVID-19. Sa aking executive order noon, pagkatapos ng passage ng Bayanihan 2, nag-issue na naman ako ng Proclamation 1021 extending the state of calamity throughout the Philippines due to COVID-19 until September 12, 2021. This will give time for the government and LGUs to marshal the resources in fighting the pandemic. I also requested the armed forces and the police to extend all necessary assistance needed to fulfill this mandate. The ban on the deployment of Filipino health workers with existing contracts abroad is now lifted. Yung may mga kontrata na perfected na, there is already the contract signed. The nurses, the doctors, and other healthcare professionals who signed contracts with employers abroad this year would now be allowed to leave. Pwede na yung iba, maghintay-hintay muna kayo sandali. Kinakalibrate lang natin yung paglabas ng mga, kasi kailangan din natin yung mga tao. But, you know, this is not really to offend those health workers of ours, doctors, nurses who want to go abroad to earn good money. Hindi ko naman kayo, I do not have anything against you, but sana yung iba naman will have the spirit and the fervor to serve the Filipino people, because we also need help and we have a crisis also to deal with. Ganun ho ang ano nandyan. Hindi naman ako, na hindi ko minamaliit. Nothing at all. Nothing at all. I have but respect for all of you. But for those who want to go out, pwede na ho. Pero naiwan naman, sana tagal-tagal na lang muna ninyo until after this COVID-19 will pass. It will come to pass. Sigurado ako. Sabi ko nga sa inyo noon, COVID vaccine. Now, you might be hearing of critics and yung walang magawa that we are not doing enough. Ano mang enough na gusto ninyo? May ospital, may kama,
at may punerarya. Nandiyan lahat. Ano pa man ang gusto ninyo? The microbes, the virus is flying around. That is why you still have to wear the mask. Hindi lang yan, kasi hindi kami maintindihan. But you still have to wear the mask, pati yung sa ilong, pati sa mukha. Or something enough to cover your face. But yung plastic na ginagamit ng karamihan ngayon, yun ang pinaka tama na magawa ninyo. Huwag kayong maniwala diyan mga itong dilawan. Lalo na I hate to mention her name, but to si Lene, kung ano man mong pinagsasabi, alam mo, Lene, kung gusto mo, if you really want to do away with the COVID, isprehan natin itong Pilipinas o Manila ng pesticide galing sa eroplano para patay lahat. You cannot exterminate the COVID by itong ano lang ngayon. And which is the only thing that we can do really is to wear a mask, wear a face mask, and that's it, and wait for the vaccine. It's COVID-19 equals vaccine. Huwag na ninyong palakihin ang problema. Do not add something to the pandemic by making such reckless statements as we are not doing enough. Ginagawa na ni Secretary Duque yung halos lang hindi na kumakain, hindi na natutulog sa trabaho. So, huwag ninyo masyadong pasobrahan. And do not, I said, delude the people na bubulahin ninyo about not doing enough. Ayung mga bunganga niya, wala na ginawa para lang to criticize at idiin ang itong administrasyon. So wala mali silang magawa. Kita mo, may pare, sabi niya, ito si Duterte dapat may COVID. Day after siya ang nagkaroon ng COVID, ng putang ina niya. Baka nadapo rin sa akin yan, okay lang. There's no wise guy who can really. Pero, you know, when you ease up the requirements, delikado yan. You're not doing enough. So, you want us to do away with the mask for the face and in mahirap yan. Sumunod lang muna kayo. Total, malapit na. Pag nandiyan na yung vaccine, oo, mag-utang ako. Utangin ko kung wala tayong pera. And I said, we follow the program laid down by the IATF na yung mga tao na mauna. Sabi ko, yung mauna nga, yung nandoon sa ano, yung mga mahirap. Yung mga muna mahirap. Yung mga medyo may ano, gamit po na kayo ng mask until such time. But this will be fast. I have ordered that this be done in police stations with the doctors there para isa lang ang puntahan ninyo. Doon total, makuna, dali lang, injection lang yan. Does that take about to 2 minutes, 3 minutes. Magtusok ng bakuna. Sa police na lang kasi mas madali mapuntahan ng mga tao. Pila lang kayo doon.
yung mga drug pushers sa tainga ipasok yung buwisit kayo, galit talaga ako. Huminto na kayo kasi mamatay talaga kayo. Hindi sabihin na mamatay, sabi ng human rights na patayin kita na nakaupo, nakatali yung kamay. Mamamatay ka talaga kasi lalaban ka, kasi alam mo magkukulong ka. That's why negosyo yan. You have to fight it out to survive, not only to avoid imprisonment, but yun ang hanap buhay mo. Kaya yan. Kaya ako galit sa inyo. Kayong mga NPA, sabi ko, mag-ano na lang, mag-linya rin kayo, pero doon kayo sa army camps para pagpasok mo, bakuna, diretso ka na sa stockade. Wala akong magawa sa inyo. Galit ako sa inyo. Totoo lang. Ayaw na akong salita. I hope that I have said enough about the situation. And thank you for listening.